Good evening, Brebs. Ang i-share ko ngayon ay yung pumunta kami ni Kurt sa NYD. Pero sila ang pinakaibroan. Kasi naiwan ko yung pag-kundigo ko sa mga abandoned babies. So, nung pumunta kami ni Kurt sa NYD, binigla ako ni Broa na ako yung pupunta sa NYD. Kasi late kasi ako pumunta sa cathedral. Tapos na yung service. Tapos yun, nakita ko si Kurt. Sabi ni Kurt sa akin, "Uy, mom, bakit ngayon ka lang?" Sabi niya sa akin ganun. "Oh, bakit ba?" Sabi ko ganun. "Pupunta tayo ngayon Manila." "Anong Manila na sinasabi mo?" Sabi ko ngayon sa akin. Hindi, sabi ni bro, pupunta daw tayo sa Manila. Kasama natin si Ate Tintin at saka si Ate Nini. "Bakit? Anong gagawin natin doon?" Sabi ko. "Hindi ko alam kung anong gagawin natin. Ano alam po, NYD ba yun?" Sabi niya. Tapos yun, hindi ako naniniwala sa kanya. Yun pala, totoo. Yun, nakita na ako ni bro. Sabi ko, "Oh, mon, bakit ngayon ka lang?" Sabi ko, "Ito, may pinuntahan pa ko kasi ako eh. Punta ko sa Manila Rebellion." Sabi ko naman. Tapos yun, kaya sabi ni bro, "Pupunta kayo ni Kurt sa Manila. Kailan po?" Sabi ko, "Ngayon lang, ngayon gabi na, ngayon 11. Po, hindi pa po ako nakapag-kwan na yung damit ko." Sabi ko, "Okay." Tapos yun, umuwi na kami sa akin, sa bahay. Naging pake ako ng damit ko. Tapos yun, nasa bus na kami. Pumunta na kami sa Manila. Tapos, nung pagdating namin doon, umaga na. Niround muna kami nung si yung foster family namin ni Bert. Yung MC. Tapos, breakfast kami. Pagkatapos namin nag-breakfast, pumunta na kami doon sa loob ng church. Sa may hall. Tapos, yun, nagka-assign sila nung pan yung mga foster families kasi hinihiwalay kami. Tapos yun, kinakabahan kami ni Kurt, nagdadasal kami. Sabi na, nandun kami sa pinakaliwan niya. Sabi namin, "Lord, sana po magkasama po kami ni Kurt." Sabi ko, tapos sabi ko kay Kurt, "Hey Kurt, ano yung pinagdasal mo? Na, ang pinagdasal ko yun, sana magkasama tayo." Oh, yun sa akin. Tapos, mamaya, hindi pa natatawag yung pangalan namin. Nagtataka kami kung bakit hindi pa natawag. Tapos yun, sabi ni Sir Liao, "Sino yung hindi pa natawag kami?" Nag-task po kami ng tawag, kami ni Kurt, kami lang dalawa rin na yun kasi. Tapos yun, "Ay, hindi kayo natawag?" "Hindi po, Sir." Tapos yung nasa isip ko, kaya na kami hindi natawag, tanagtas kami ng kamay, sabi kong gan sa isip ko na. Tapos yun, sabi ni Sir Liao, sige, sa amin na lang kayo, sabi niya ganun. "Sige po, Sir," sabi namin, tapos pinikin niya kami ng tumbler. Pumunta na kami sa labas, sinintay namin sila. Tapos niya, nung pumunta na kami sa bahay nila, pagpasok namin dun may guard security. Tapos mamaya, ang dami nilang kotse, yung tukson ba yun? Apat na tukson. Tapos isang van na may TV. Tapos umakyat na kami. Pero tinawag ulit kami. May pinuntan kami, dun bayarin nila. Pero ang pagpasok namin, parang office ngayon. Office nila dun. Pero hindi na namin natanong ni Kurt kung ano yung negosyo nila or trabaho nila. Pero yung si Sir Liao kasi ang inchig kasi at Chinese siya. Mataba. Tapos yun, nung yung sabi nila, kung may gusto lang daw kami sabihin, sabihin lang daw namin sa kanila. Tapos yun, gabi na, tulog na kami ni Kurt. Pero ginising kami ni Sir Liao. Sabi ni Sir Liao, "Oh, Kurt and Raymond, kung gusto niyong kumain, kain lang kayo dyan, barang pagkain lang sa rin."
Sabi, sige, sige lang po sir, sabi namin gano'n. Tapos mayaman, nag-TV kami ni Kurt. Sabi ko kay Kurt, Kurt, kain tayo. Sabi ko gano'n. Sige, kuha ka na sa harapan. Itsawan mo ako sa'yo. Ikaw na lang. Tapos yun, bumangon ako sa kama ko. Pinuksan ko yung pinto. Tinignan ko. Walang tao. Pumunta ako dun sa may kusina. Binuksan ko yung ilong. Grabe, ang daming titira. Tapos yun. Tapos yun, gumawa ko ng Nobat tsaka Piatos. Wow. Ikisa kami ni Kurt. Malaki ko yun. At tapos, Yakol. Dalawa ko rin. Tapos yun, kumain na kami. Tapos, nung first day na namin dun na pupunta sa prom, sa doon, sa Makati ba yun? Oo, Makati. Tapos yun, binaunan kami ng asawa ni Sir Liao. Binaunan niya kami ng mga pagkain. May sumama pa nga doon na kami sa patos ni Barbie doon. Kasi nakasupot ka ang daming pagkain sa rin. Tapos yun, nung nandun na kami sa Makati, sa Bumbos Kapon na school. Tapos yun, ang hiwa-hiwalay pala yung pan, yung mga group. Tapos, yun. Nung tinignan namin ni Kurt yung ID namin, magkapareho kami ng number sa site. Tapos, in-announce nung pan, nung lalaki, yung may tignan nyo daw yung mga numbers sa ID nyo. Tapos yun, punta daw kayo sa mga na-assign na group. Yun, magkasama na naman kami ni Bert. Kami na naman magkasama. Tapos kami, malaki na lang. Tapos pumunta kami dun sa isang room. Yun, nag-form circle kami, nag-con kami, nag-papilala kami. Tapos yun, nung tapos ng doon sa Makati, umuwi na kami gabi yun, umuulan pa. Traffic na traffic kami ng 30 minutes. Tapos, pagdating namin, pumunta kami doon sa likod ng simbahan nila. May nag-aabang sa amin doon na mga bata, mga dancers. Tapos pagpasok namin doon, parang putin may. May bilog ng lamesa. Tapos, kumakain kami doon. Sir Kat. Tapos, nandun na kami sa last day na kami. Nung last day na kami, kumain kami. Tapos, lahat ng mga tiga Bagyo, binigyan kami ng pera. Yun, tapos, naipon namin ni Kurt, tingwan seven kami na. Pumunta kami ni Kurt dun sa siya, pinilam namin. Nasa 2,000 yung sa kanya eh. Ako, 1,900 lang. Tapos yun, yung pagkatapos na namin, yung last day na lang, pauwi na kami na gabi. Nanood muna kami ng movie. Tapos, hanggang sa dumating kami dito, nandiyan nung kami sa baba. Tapos yun, na mga pagkain namin, yung pagkain namin ni Kurt, binigay ko na sa kanila kasi ayaw ko magbitbit. Yung bag ko lang binitbit ko. Nag-taxi na ako pa uwi. Tapos sinagis ko yung bag ko, natulog na ako. Tapos, yun lang po.